Ang Power Cells Siya Coffee available nationwide. Kapin-milyuna ang natabangan sa Power Cells Herbal Capsule. Luzon, Visayas, o Mindanao. Ligon na kaayo ang pagsalig sa katawhang Pilipino. Magminaw pa ba ka sa uban? Power Cells Herbal Capsule. Power Cells Herbal Capsule. Mapalit nationwide. Abrigada Product. Kung problema ninyo ang itom na aso sa inyong sakyan, ani ana ang makatabang sa inyong suliran. Aero Lube. Usa ka engine additive treatment oil nga garantisado og napamatud-an nga epektibo. Gawas ko lang sa mga kwan. Hinay siya eh. Hindi siya mga kwan. Bahati naman kwan ang iyong vision. Pero okay na. Medyo wala na may kwan. Hindi na tayo mukha ng aso ba? Nilahi ang iso. Nilahi ko ng kwan. Kaya dati, ang amoy sa aso, isog. Pero wala naman. Pero dati nga, isog. Pag ang kwan nga aso, isog man. Parang, ano siya? Hindi na ba ako ba? Hindi na isog. Kamu mismo ang makakita sa kaepektibo sa Aero Lube. Stop smoke belching and save clean air. Gamit na sa Aero Lube. Aero Lube, makina walang aberya mula sa Brigada. Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Sarjen, magandang gabi, Tong Krostov. Samahan niyo po kami sa loob ng 30 minutos kasama si Kabrigadang Attorney Khan Balieke. Ang isyu na ating tatalakay ngayong gabi tungkol sa populasyon ng Pilipinas na posibleng lolobo sa 105 million ngayong December 2017. Ang unang tanong, given this imminent population boom, kinakailangan bang i-push na natin ang panic button? Para sa akin, bigyan na bilinda, hindi pa eh. Mm-hmm. Not yet time. No need to worry. At yung pag-akyat ng populasyon, natural lang yan eh. Mm-hmm. Bigyan na bilinda. Kasi nga, habang tumatagal, siyempre talaga ang daraming tao. Mm-hmm. At alam naman natin na ang isang factor dyan, yung uri ng klima na meron tayo dito sa Pilipinas. Mm-hmm. Napaka-conducive dito sa baby making, Brigada Belinda. Okay, ako naman Attorney Khan, as usual, babanggitin ko po yung statistics para po maintindihan ng ating mga kabrigada. Ito po yung sinasabi. Tama nga yung sinabi ni Attorney Khan, nagsasabi po ang ating Philippine Statistics Authority that by December 2017 po ay magkakaroon na tayo ng 105.759 or 105.759
8, no, na million na population. And then, ang sinasabi po sa ating mga statistics, mga kabrigada, is ang Pilipinas ay tayo ay umaangat or meron tayong annual population growth rate na 1.6% since 2010. So you can imagine from 2010 up to 2016, meron tayong 1.6% na growth rate. Ibig sabihin dyan, ibinase yung kanilang pagtansya. Yes, projections. Na posible, projection na pagdating ng December 2017, magiging gano'n na karami ang mga Pilipino. That's right. At ito pa mga kabrigada, our global ranking po sa buong mundo, we are the number 13 in terms of population. Muntik na tayong maging top 10, ha, mga kabrigada. Tapos ito po, dahil po dito, sabi nga ni Atty. Khan, hindi pa tayo dapat na maging fearful or scared about this. Kasi po, ang sinasabi po dito na yung ating population po in 2007 was 89 million. So kung dapat tayo ay maging talagang takot na, dapat 10 years back, meron ang action ng ating pamahalaan. Alright. So balit, wala pa naman silang ginawa nga talagang very, very drastic. Ibig sabihin, hindi pa sila nag-aalala. Meron bang na-mention, Bigla Belinda, kung yung 1.something na average growth ng population, malaki na yan kung ikukumpara sa ibang bansa. May ganun ba? Walang comparative data doon sa ating growth rate compared with other countries. Pero ang sinasabi lang po is yun ang ating trend. At ang sinasabi din po ay ang ating mga bata na born on earth or born in this world, every minute is tatlong bata sa Pilipinas. So mabilis nga. Mabilis. Oh, mabilis nga. Pero para sa akin, babalikan ko lang ha. Parang hindi pa rin dapat mangamba kaagad. Yes. At sabi nga mataranta. Kasi alam mo, may isang dahilan yan, isa pang kadahilanan. Yung sinasabi na wrong notion ng mga maraming Filipino couples na kapag mas marami ang kanilang anak, mas malaki yung chance nila na maiangat ang kanilang estado sa buhay. Yun yung kanilang paniwalay, lalo na sa mga countryside, kaya paramihan ng anak eh. Kasi mas malaki daw ang chance na baka magbago ang kanilang pamumuhay, baka umaman sila bigla dahil nga sa kanilang mga anak. Actually, Atty. Khan, merong school of thought dyan sa mga economists. Ang sinabi po nila is, the bigger the population daw, the better chances for us for goods and services to be created. Kasi malaki ang ating consuming public or consuming population. So ibig sabihin, dahil lulobo at lulobo ang population, it is good for the economy. Kasi po, kailangan mag-create ng more services and goods ang ating mga kumpanya para to meet the needs of this growing population. Tama yan. Kaya nga, yun yung sinisilip ng mga investors. Pag malaki ang population, look at Davao for example, bakit ganun karami ang mga investors? Kasi alam nila, maraming tao. At siyempre, pag maraming tao, food business ang pag-uusapan. Yes. So, kahit na maraming kainan sa Davao, talagang nandun yung mga investors kasi alam nila, marami pa rin makakakuha sila ng share ng mga customers kasi malaki ang population. Ganun din sa buong bansa. Kaya nga pwedeng maging positive itong population growth Kaya no need to worry. Pero gusto ko lang balikan yung nabanggit ko na wrong notion. Alam mo, sa mga nakikinig ngayon, dapat matuto kayo. Limbawa, malaki nga ang inyong pamilya, napakarami niyong anak. Pagkatapos ang iyong paniwala, maaangat or later on, mag-i-improve ang inyong estado sa buhay. Paano nyo mai-improve ang estado sa buhay kung sakali wala kayong pampaaral sa mga anak ninyo? Hindi nga ninyo mapakain At take note, napakaraming mga gastusin. Kaya nga, at the end of the day, ang anong kalalabasan, mas lalong magiging mahirap itong ating mga kababayan. Agree ako dun, Atty. Khan, ang sinasabi, yan po, yung sinasabi ni Atty. Khan, it will fall po under the disadvantage of a growing population. Alright. Mga kabrigada, ibalik ko lang po, Atty. Khan, ang sinasabi po ng ating mga economist po, mga kabrigada, is ang tinatawag daw dito sa Pinas daw, meron daw tayong tinatawag na demographic dividend. We are enjoying a young population na nagkukumpose po sa ating labor force. Ibig sabihin po, mas malaki yung ating population na working force compared sa ating old population and dependent population, yung 15 and below. So, ibig sabihin na nandun pa tayo po sa isang sweet spot
or demographic dividend na talagang generation of goods and services can be done kasi nga ang ating young labor force ay they will be earning and they will be helping the economy grow. At take note ha, hindi lang within the country kinakailangan yung young workforce na yan. Yes. Eh maging sa ibang bansa, alaman naman natin yung mga foreigners, yes, lalo-lalo na yung mga industriya na talagang dapat young blood ang kanilang mga empleyado. So, advantage ito at actually, kung tutusin, yung human resources, bigger billing, alam natin, na yan yung pag-asa din ng bayan eh. Yes. Kapag maraming human resources at talagang magagaling, mga kwalipikado naman, yun yung nakakatulong para umangat ang ating bansa. Kaya that's hindi right dapat tayo mangamba at sabihin, uy, 105 million na tayo, more or less, pagdating ng December 2017. Eh ano ngayon? Pero gusto ko lang isigit uli, yung isa pang factor, medyo kan lang kasi ako, particular ako rito sa mga dahilan. Kaya nga, ganito yung paglago ng ating populasyon, dahil may mga factors eh, katulad ng mga nabanggit ko kanina, pero meron pa isang dagdag dyan, yung tinatawag na marami pa rin sa Pilipinas ang unelectrified. Yes. So, kapag nasa probinsya, kapag walang supply ng kuryente, natural, maaga pa, eh wala nang ibang pwedeng gawin. Ayung ating mga Filipino couples, talagang lulubo ang populasyon natin. Alright. Madaling nga gumabi eh, at walang ibang magawa, walang mga gimmick, walang ibang enjoyment, no? Source of enjoyment, kaya ganun nga talaga ang nangyayari. Pero sige lang, no? Ganito yung sitwasyon ngayon. Pero no need to worry, ulitin natin bigyan ni Belinda, kasi nga lumalabas na talagang ganyan lang ang tinatakbo. Kahit sa ibang bansa, gano'n naman talaga. May population growth talaga. Mas malaki pa nga yung iba eh. Yes. Yung rate ng paglobo ng kanilang populasyon, eh di hamak na mas malaki kumpara sa atin. Samantala, moving on to another point, itong usapin tungkol sa ang big population ba, yan ba eh sagabal, yan ba eh hindrance para makamit ng Pilipinas ang further development? Para sa akin, basic lang yung sinasabi na kapag mas maraming tao, natural, sa usaping edukasyon, dapat mas maraming school buildings ang itatayo ng gobyerno, mas maraming classrooms, etc., mas maraming libro. Sa bahay naman, siyempre, pag maraming anak mo, marami ka rin pang kakainin, marami ka rin dapat bigyan ng shelter at iba pang yung mga medical needs, halimbawa, iba mga pangangailangan. So, ganun yung pinaka-basic na pag-attack sa question kung nakaka-apekto ba talaga yung malaking populasyon vis-a-vis itong pag-gati natin ng further development. So, pwedeng ganun ang paningin. Pero para sa akin, hindi yung rason eh. Kasi alibay usually, ginagamit na alibay yan. Kaya ganun na mahirap kasi malaki ang populasyon natin. What do you say? I agree with you. Hindi talaga totoo yung mga kabrigada na dahil malaki ang population is naghihirap ang Pinas. Kung titingnan po natin, meron kasi pong mga tinatawag na advantages and disadvantages ang growing population. Banggitin ko lang po ang unang disadvantage. Advantage. Ang una is, it can generate economic growth or improve our economy. Yung binanggit na namin kanina, we discussed it na it creates for more services and goods generation kasi nga we meet a young workforce or young people, kasi attorney Khan, ang sinasabi po doon sa statistics ng PSA, mga kabrigada, is napakalaki pong porsyento ng ating bansa ang mga babae na reproductive age. Kung maraming reproductive age, ibig sabihin maraming kailangan. Yeah. And then another one po, mga kabrigada, dahil po ang ating population ay growing, ibig sabihin marami pong mga pagbabagong magaganap sa technology, medical, sinasabi mo kanina, agricultural and industrial fields. Yun po ang mga advantage. Yung disadvantage naman, na pwede rin nabanggit rin ni Attorney Khan kanina, is ang growing population ay pwedeng makakos po ng pressure on employment opportunities. Yan. Crime increase, conflict and war, poverty, pero hindi lang po poverty ha, hindi lang siya ang nag-iisa. Food and land shortage and pollution. And of course, yung bagong trend ngayon ng mga millennials, yung new ideas ng culture, yung mga attitude ng millennials, Attorney Khan, yung YOLO, meaning you only live once. Yeah. Yun ang mga style nila ngayon eh. So, ibig sabihin, YOLO sila. So, meron silang self-entitlement na kailangan nilang mag-enjoy ng life kasi nga YOLO sila. Alright. So, parang skewed ang paningin. Parang bagong kultura yan ngayon. Pagiting ko lang yung paborito kong maxim tungkol dito sa usaping ito, Brigada Belinda. Sabi sa saying, there is enough for man's needs, but not for man's greed. Ibig sabihin, kahit gano'ng kalaki ang populasyon,
kung halimbawa binibigay kay Juan yung para kay Juan, mm-hmm. eh wala magiging problema eh. Kahit pa marami ang mahirap sa ating bansa dahil nga sa laki ng populasyon, talagang yung percentage ng mga masa, yun talaga ang pinakamalaki eh, mm-hmm. sa ating bansa. Kaya nga, walang problema yon kung halimbawa yung graft and corruption na problema, eh medyo mm-hmm. ma-minimize natin. That's kaya nga right. nagkukulang eh. Salat ang resources natin dahil kulang ng dati, pagkatapos kinukunan pa, binabawasan pa, itong mga malilikot ang kamay. At mabilis ang kamay na kumuha ng pera mula sa kaban ng bayan. Kaya nga, na siyempre, yung delivery ng social services nagkukulang, mm-hmm. yan yung nagiging dahilan kung bakit nagiging mahirap ang maraming mga Pilipino. Pero mm-hmm. kung walang ganyang problema, o at least ma-minimize man lang natin, mm-hmm. sa tingin ko, hindi magiging factor eh. Yung paglaki ng population, hindi natin mapifeel yan eh. It's as if na walang epekto. Dahil nga, talagang maibibigay sa mga tao yung dapat eh para sa kanila. Yes. Attorney Khan, dagdag ko lang. Alam niyo ba na by the end of this year, we will have 66.7 million na mga workers. Aha, alright. Yes, so ibig sabihin mga kabrigada, labor force will be 66.7 million by the end of 2017, pero versus our population na 105 million. Mm-hmm. Alright. It's more than one half. Mm. So kailangan i-meet yung mga needs ng mga ito. At Attorney Khan, isa pa, 200,000 nakababaihan ang manganganak by the end of 2017. Alright. So, pag-usapan natin yung iba pang factors, no? Kasi lumalabas may Garabilinda na yung access to education problema pa rin sa bansa. Kaya nga, maraming naghihirap kasi walang natapos. Wala silang access sa educational system. Yes. Kahit pa man sa pinangangalandakan ng gobyerno na talagang ngayon eh, mas malawak na ngayon ang access ng mga Pilipino sa ating mga eskwelahan. Mm-hmm. Eh, hindi kasi totoo yan. Kaya nga, ang problema pa rin yung edukasyon para sa mga Pilipino para pag meron sila natapos, magkakaroon sila ng stable at magandang trabaho. That's right. At siyempre, hindi magiging problema para sa kanila yung kanilang mga pangangailangan o pagtugon nila sa kanilang mga pangangailangan. Mm-hmm. Yun yung dapat na ma-address ng gobyerno. Kaya kahit na malaki na tayo, kahit pa talagang mangyari yung 105 million mm-hmm. ng mga Pilipino pagdating ng katapusan ng 2017, eh wala tayong problema eh. Mm-hmm. Along the way, kung talaga aasikasuhin itong access to education. At maliban dyan, yung tinatawag na pagbigay ng enough employment opportunities para mm-hmm. sa mga Pilipino. Mm-hmm. Yung dapat ang aasikasuhin ng gobyerno para kahit pa marami tayo, walang problema. As long as yung mga dapat magkaroon ng trabaho, eh nagbibigyan ng space within the Philippine economy. I agree. Kasi po mga kabrigada, kung maraming ang employment opportunities for them, ay talagang they get the education they deserve. At alam talaga natin yan, kung educated ang mga tao, talagang their lives will become fruitful and productive. Kasi correct. Po, meron silang source of income by working. Mm. Eh kung ngayon, kung wala silang opportunities to work, eh yung sinasabi, 66 million Filipinos will be available as a workforce by the end of 2017, paano kung hindi yan mabigyan ng mga trabaho kung yeah. kalahati lang yan? Yan ang problema. At take note, siyempre ang iba, lalabas ng bansa. Mm-hmm. So, yun yung always solution. Kaya nga, hindi pa rin ganun ka-responsive ang gobyerno sa pagtugon sa mga pangangailangan ng mga Pilipino. Mm-hmm. Kaya nga, ang resulta niyan, kahirapan. Yun yun. Pero pag na-address yung mga bagay na yan, Bigara Belinda, ang mga kabrigada, sa tingin natin walang magiging problema. At take note, itong paglala ng korupsyon habang mm-hmm. tumatagal, talagang napakarami, napakalaki nung nawawala sa kabanang bayan yes. dahil sa korupsyon na yan. Kaya dapat matutukan niya ng gobyerno para somehow kung ano man yung kinakailangan pondo, eh meron nga available mm-hmm. para dito sa mga programa at proyekto para sa ating mga mamamayan. Yes. Yun yun. Samantala, sa kabilang dako, itong mga methods para mapigilan ang paglobo ng populasyon. Mm-hmm. Meron tayong natural family planning na mga methods. Meron ding artificial na tinatawag. Mm-hmm. Ang tanong ngayon, yung bang artificial methods eh, dapat gamitin na natin yung with more vigor at dapat bang gobyerno eh, i-push na yan. Kasi lumalaki na nga yung population natin. Para sa akin, alam mo yung natural family planning methods katulad ng calendar method, mm-hmm. Titignan mo kung fertile o hindi fertile yung babae, mm-hmm. May rhythm method. Para sa akin, hindi siya applicable eh. Alam mo, pag sexual urge ang umiral, wala na akong pakialam.
kung fertile ka ba o hindi, bahala ka dyan. Mm-hmm. Kasi yun yung nature, human nature. Kaya mahirap yung natural family planning methods para maging epektibo sa pagpigil ng paglaki ng populasyon. Mm-hmm. What do you say? Ako naman, attorney ka, nang iniisip ko kasi yung pangkalahatan, mga kabrigada. Kasi tinitingnan ko po na ang population po ay talagang nakakaapekto ng ekonomiya. So para sa akin, attorney Khan, is kailangan po muna ang gobyerno talagang gagawa ng masinsinang pag-aaral. Mm-hmm. Kung ano ba talaga ang kanyang stand sa ating population policy. Kasi ang nangyayari po, parang wala tayong stand. Kasi tingnan mo, merong RH law. Mm-hmm. Anong sinasabi sa RH law? Ang sinasabi naman doon is bigyan ng freedom ang mga babae na fertile or productive age na babae at even every family is given the freedom to choose kung ano ang kanilang gagamitin. Correct, so, correct. Ibig sabihin, wala pa rin stand na stricto ang pamahalaan or ang gobyerno. Mm. So, dapat kung tayo talaga ay serious sa ating campaign na i-manage yung population, ay dapat merong masinsinang pag-aaral yan. Eh, tingnan mo naman yung ating mga politiko hanggang ngayon. At politics dapat definite. Pa rin. Yes. At dapat definite. Oo. Alam mo, Bigana Belinda, may kwento dito eh. May political discussion din dito. Yes. Halimbawa, maraming tao, siyempre maraming boto para sa mga politiko, baka sinasadya nila na magkaroon ng batas na walang pagpigil sa paglobo ng populasyon kasi magiging pabor yun sa mga politiko on the one hand. Pero sa kabilang dako, pwede rin negative eh. Kasi siyempre, mas maraming bibiling boto kung sakali malaki yung populasyon. Yes. The bigger the population, the bigger yung voting population, mas malaki rin ang pondo mo para pambili ng boto. Yun yung problema. Dagdag ko lang, attorney, kan takot rin. Kasi population is, managing population is not only a political issue, it's also a religious issue. Ang nakikita naman natin with the passage of the RH law, anong nangyari? Hindi ba na-divide ang bansa? Tama. Merong pro at merong against the RH law. And in fact, dinala pa sa Supreme Court yung problema kasi ang daming against it. Correct. So makikita natin na wala talagang major or critical stand ng government kung anong gusto niyang mangyari doon sa ating policy on population. Ang sinasabi lang niya palagi, the family has the right or the freedom to choose the size of their family. Pero wala naman silang sinasabing anong size yun. Alright. Tatlo ba? Apat ba? So, ibig sabihin, baka gusto mong ipasok sa usapin yung naging policy ng China, one-child policy dati, para talaga mapigilan kasi napakalaki na talaga ng populasyon nila. Billion na eh. So sa atin, million lang naman, 100 million lang sobra. Yes. So walang dapat i-worry. Tama yung nasabi mo na dapat magkaroon talaga ng decisive at clear, definite stand ang gobyerno tungkol sa usaping population. Kung ano ba talagang gagamitin? Yes. Natural lang ba o artificial? Magkahalo ba yan? Yes. Ano ba talagang bibigyang diin? Pero para sa akin, talagang gusto kong i-push na further ng gobyerno yung paggamit ng artificial methods. Eh. Mm-hmm. Talaga hindi effective yung natural. Alam naman natin yan. Huwag na natin isantabi or huwag na natin i-deny pa na talagang palpak nga yung natural family planning methods kasi hindi siya in accord kung ano man yung human nature with respect to sexual acts, yung mga reproduction na yan. At alam mo, yung mga condoms, pills, yan pa rin mas epektibo eh. Pero lumalabas dahil nga sa pressure mula sa simbahan, natatakot ang mga politiko. Kaya nga, hindi sila masyado nagpupush eh. Although ngayon, meron yung tinatawag na access daw to condoms, hindi daw distribution, kung ano man yung tawag nila dyan. Ito na ngayon yung peg ng gobyerno. So lumalabas na merong inclination na ipush na nga itong paggamit ng artificial methods. Kaya nga, attorney Khan, kung makikita mo po na kung dapat sila ay talagang worried about a growing population or population explosion, ay dapat 10 years back pa yan talagang tinutukan. Kasi yung 2007 po ay 89 million pa tayo. So kung titingnan mo, baka naman, attorney Khan, yung RH law, ang kanilang pang-address doon sa growing population natin, yun lang. Kahit anong push nila doon sa RH law, ay talagang dumaan naman yun sa mga masusing mga pagsasaliksik. Pero andun pa rin yung simbahan working against it. So, wala tayong magawa eh. Talagang yun yung role ng simbahan. At alam naman natin, para sa kapakanan ng mga mahirap, yun always ay. At yung right to life na sinasabi, na ito ay hindi in consonance with what is provided in the Bible, at iba pang mga, of course, may temang relihiyon na mga argumento. Pero alam mo, Brigada Belinda, itong usapin nung nabanggit mo dapat 10 years back, pero nang naging foresight, yun yung problema sa gobyerno eh. Walang foresight ba? Lack of foresight ang problema. At not always too late a hero pag gumalaw. 11th hour always. Kaya nga, nandiyan na yung problema sa kapag gagalaw. Dapat
malayo pa lang ang problema, eh masilip na kaagad at kaagad at meron ng nakikitang solusyon at ina-adapt na yung solusyon. Kaya dapat magbago eh. Hindi ko nga maintindihan kung bakit nagbabayad na malaki dito sa mga nasa gobyerno, mga policy makers natin, mga lawmakers natin. Grabing gasto natin. Pero wala tayong nakikitang magandang pananaw nila sa mga pangyayari katulad itong paglaki ng population. At always talagang huli kung gumalaw Brigada Binida. Dagdag ko lang, Atty. Khan, hanggang ngayon po mga kabrigada, wala talagang policy ang government on population. That's the truth. Okay? Ilang taon na po ako sa mundo, naririnig ko na yan mula bata pa ako hanggang ngayon. Wala talagang polisiya kung ano ang ating i-adapt where it comes to population management. So ibig sabihin po, takot ang ating mga politiko na gumawa ng political stand or political will for that matter kung ano ba talaga ang susundin ng Pinas kasi nga natatakot sila sa lahat ng possible backlash against them kasi nga they want to protect their turf and their stay in power. Yan ang nakakamasaklap at nakakainsulto sa atin. Sabi nga ni Atty. Khan is ang laki ng ating binabayad pero ganun pa rin walang foresight. So para sa akin po is hindi po siya pwedeng sagutin ng sabihin lang natin na ngayon ay i-push na natin. Kailangan po na mag-aral ang gobyerno kung ano ang kanyang maging stand for the future. Bago pa man, sabihin na, sige, artificial na. Yung RH law na bagit mo kanina, actually hindi magamit yan. Yun talaga yung pag-asa natin. Yes. Kasi dyan manggagaling yung pondo. Yun yung source ng funds eh. Para limbawa, i-finance yung pagbili ng mga artificial na mga gamit, no? Katulad ng pills, mga condoms na yan, kung ano pa ba yung makinakailangan, eh walang magiging source pa sa ngayon eh. Kasi nga, na TRO, na subject sa temporary restraining order ng Supreme Court, yung reproductive health law. At sa ngayon, hanggang ngayon eh, nasa Supreme Court pa rin yung usapin. So, ano kung kailan pa yung matatapos. Kaya nga, Brigada Belinda, ang sinasabi natin rito, itong ating gobyerno talagang dapat na manindigan na yes. At yung may political will. Kasi wag na gamitin yung posibleng rason na baka mawalan kami ng boto. Yes. Kaya nadadala sa presyo ng mga nasa simbahan. Ha? Pero with due respect sa mga nasa simbahan, eh maganda naman kung nandyan sila. Na merong nag-create ng opposition. That's right. Kasi para kay para tayo nasa demokrasya. Yes. At yung effect nun kapag merong mga nag-check, halimbawa, sa mga excesses or lumalabas na irregularities, kung ano man yung mga maling desisyon na hindi pabor sa kapakanan ng taong bayan, eh nandyan yung simbahan. Talagang mandato nila yan eh. Pinanumpaan nila yan na talagang ganyan ang kanilang trabaho. Sa kabilang banda, yung ating mga nasa gobyerno naman, dapat i-consider yan. Of course, pakikinggan yung mga taong yan. Pero at the end of the day, sila pa rin ang mag-decide eh. Kasi sila ang nasa gobyerno. Hindi po pwedeng magpatumpik-tumpik rito. Hindi po pwedeng patagalin pa. Dapat nga gumalaw na sila at mag-decide ano ba talaga ang gusto natin. That's at, right. Okay. At one last talking point, quickly, Brigada Belinda. Itong tungkol sa usapin, ana yung nabanggit mo na kanina na freedom to decide. Ano bang dapat gawin? Yung bang, ang gobyerno ba natin dapat bang diktahan yung mga Filipino couples kung ilan dapat ang kanilang magiging anak? Isa lang ha? Dalawa lang? Tatlo lang? Or hayaan ba natin sila to decide for themselves? What do you say? Ang sabi naman mga kabrigada, Atty. Khan, is yun nga, freedom. It's guaranteed in the Constitution. Nandun pa sa RH law na as long as you can bring into the world children na you are able to provide and can truly live a humane life. Yeah. Yun lang. So, ibig sabihin, if my measure of humane is 5 kids, 5 ang anak ko. Alright. What about yung mga nasa parung-barong nakatira na ang kinakain lang twice a day? Pero ang humane nga definition nila is 10 ang kids nila. Tama. At depende yan doon sa economic capacity. Yes. Anong isang tao, di ba isang tao mayaman, may kakayahan naman siya na bumuhay ng maraming anak, eh bakit natin siya pipigilan? Yes. Hindi siya in accord with justice. Kung sakaling ang isang tao eh may kapakanan naman na buhayin yung malaking pamilya, tapos sasabihin mo sa kanya, dalawa ka lang ha, hanggang dalawang anak ka lang, hindi po pwedeng ganon. At again, mabanggit natin yung nasa demokrasya tayo. Under a democracy, siyempre, dapat rin sunod sa principle ng democracy, bigyan tayo ng kalayaan para mag-decide kung ano ba talaga ang magiging size ng ating family. Kasi nga, after all, alam naman natin kung mahirapan tayo hindi. Yun yung talagang pangyayari, Brigada Belinda. At alam mo,
itong pagdikta, halimbawa, no? Mm-hmm. Yung mga ginawa ng China, mm-hmm. hindi po pwede sa atin yun eh. Kahit na sabihin mo, talaga mga Pilipino, maparaan nga eh. At huwag mo sabihin, ano magiging penalty kung sakali man, okay, hanggang dalawa lang kayo, hanggang mm-hmm. tatlo lang, anong penalty kung sakali? Mm-hmm. Pipreso mo, mm-hmm. kukulong mo yung tao. Mm-hmm. O, wala namang ganun eh. Anong mag-create ng presyo sa kanila para sundin kung ano man yung policy, whatever that is, one mm-hmm. child, two children policy, mm-hmm. I don't know. So, ganun yung magiging takbo. Pero after all, alam mo, siguro pag diniktahan natin yung mga Filipino couples, ibig sabihin walang tiwala ang gobyerno mm-hmm. Dito sa ating mga kababayan na sila mag-desisyon para sa kanilang sarili. Mm-hmm. At after all, hindi naman siguro usapin yung karami ng anak eh. Kahit mamarami kang anak, pero may birth spacing na tama. Mm-hmm. Di ba? Hanggap tatlong taon, dalawang mm-hmm. taon, or sobra pa. Eh, makaka-prepare ka naman eh. Kahit pa lima ang anak mo, ang problema, pag anak mo lima, tapos tuloy-tuloy, tapos ka dyan. Di ba? Yun yung nakaka-problema eh. Tuloy-tuloy eh. Parang hagdanan. Pero kung sakali man na lima, pero may talagang sapat na agwat in between, eh wala problema. Di ba? Bigarabili na. Yes, Attorney Khan. Pero ito lang po, mga kabrigada. Okay. Yung negative side kasi, yung sa kay Attorney Khan naman na in-explain, agree ako doon kasi nga, economic standing of a family. Mm. What about those na economic standing is below poverty line? Yeah. At hindi nila ma-define kung ano yung humane na way of life. Kasi, tingnan natin yung mga CICL, mga Children in Conflict with the Law. Mm. Saan sila nagmumula? Hindi ba sa mga pamilya po na naghihikahos? At kung tanungin mo sila, ang kanilang sagot ay, we are neglected by our parents. Kasi nga, marami sila. So, ibig sabihin, paano natin mapaintindi sa mga taong ito na merong definition ang humane way of living na hindi sampu ang anak mo kung hindi ka maka-feed, ano ka pa-educate sa kanila? Yun ang hindi alam ng mga sector na ito ng society. Subject sa kanilang individual perception eh. Pwede lang sabihin, mapakain lang namin, okay na kami. Yes. O masaya na kami, magkasama-sama lang kami sa hapagkainan, okay na kami. Mm-hmm. So, kanya-kanyang perspektibo. Kaya nga mahirap yan, Bigana Belinda, yes. na pigilin mo kung sakali. At after all, sino naman ang magsasuffer? Eh, sila rin naman. Kung yes. sakaling talagang sila mag-i-insist sa kanilang maling pananaw. Pero alam mo, Bigana Belinda, isa pang dapat pagdiinan natin, mm-hmm. yung responsible parenthood. Yes. Responsible parenting. Yun yung dapat i-push ng gobyerno. Hindi yung pag-limit nung bilang ng anak. Mm-hmm. Dapat talagang magkaroon ng info dissemination na kapag kayo nagkaroon ng pamilya, yung mayong pagpaplano. Di ba? Yung talagang aware kayo sa inyong mga obligasyon at handa kayo na matugunan itong mga pangangailangan ng membro ng inyong pamilya. Dapat ganun always at hindi kinakailangan sabihin na hanggang dyan lang yung mga Pilipino. Dumarami na kasi tayo, so dapat pigilan nyo na kung ano yung dapat nyong pigilan para hindi na tayo lumaki. Ang concern ko kasi, Attorney Khan, is hindi naman nakakaabot dun sa mga talagang mga living below poverty line yung information. Kasi minsan nga may nakakausap ako, nakikita ako sa mga documentaries, ang sinasabi nga, ay hindi naman po namin alam na meron palang bagong sinasabi ang gobyerno tungkol sa mga pag-manage ng aming family or sa ilan ang dapat naming anak. Ang amin lamang po is, sinasabi nila nga punta kayo sa health center. So kung hindi kami pupunta sa health center, wala kaming nalalaman. Hmm. Eh paano ma-reach yung mga taong yun? At ang iba, may health center ka pero wala man lang rin mga gamot dyan. Kaya nga. Problema pa rin. At tama yun. Kaya yun yung challenge sa mga nasa gobyerno, lalo na itong mga nasa Population Commission. At alam ko may pondo yan ha, mm-hmm. yung mga pag-disseminate ng mga impormasyon tungkol rito. So nagkukulang talaga. At dapat nasa grassroots level nga. Yes, yung mga barangay people natin, sila dapat itap para silang mag-inform dito sa ating mga kababayan kung ano ba talaga yung tinatawag na responsible parenthood, yung family planning program, etc. Para somehow ma-address itong mga issues ito na ito na may nakakibat nitong paglago ng populasyon. Mm-hmm. Attorney Khan, magiging ko lang before ka mamaalam, mga kabrigada. Take note po ha, 200,000 po na kababaihan ang manganganak for the year 2017. Good you na. Can imagine kung ilan pa ang madagdag sa ating population. At 66.7 million po ang workforce ng Pilipinas for 2017. At ang ating population ay 105 million. Ibig sabihin, lampas pa sa kalahati yung magtatrabaho. Yeah. Ibig sabihin, kailangan po ng maraming job opportunities para po lalago pa ang ekonomiya. Pero in a positive note, the more the merrier, sabi nga nila. Sige na. Okay. Mas mabuti yung marami. Yes. Maraming salam.
Okay. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa programang Cross Talk, mga isyu na kailangan malaman ng publiko ating tatalakayin. Ito po ang inyong kabrigada, Belinda Salas Canlas. Mga isyung mapasosyudad at individual. Dito lamang sa Brigada News TV. Ako si Brigada Tornican, sadyang mapagmahal SM Balyeque. At ito ang Cross Talk! Ang bahagi ito